Pulong kay Pangulong Marcos Jr., si Senate President Juan Miguel Zubiri kasama ang mga stakeholders ng sugar industry sa Malacañang kagabi. Kabilang sa nakasama sa pulong ang mga magsasaka, millers, refiners at sugar workers na idinulog sa Pangulo ang sitwasyon ng industriya. Sabi ng grupo, kulang ang supply ng asukal sa bansa pero pabor sila na hanggang 150,000 metric tons lang asukal ang angkatin ng gobyerno. Nagmungkahi rin sila sa Pangulo kung paano mababawasan ang dagdag presyo ng asukal. Samantala, welcome development para kay Senador J.V. Ejercito ang planong reorganization sa Sugar Regulatory Administration. Umaasa si Ejercito na maitatalagang mga bagong opisyal sa SRA ay hindi masyadong dedepende sa importasyon kundi ipaprioridad ang pagtulong sa mga lokal na magsasaka. Sabi ni Senator Ejercito, dahil sa polisiya ng ahensya sa pag-angkat, nabigo ang layunin ng kanyang naisulong na Sugar Industry Development Act of 2015. There's a 2 billion peso fund allotted every year. That fund should have been used for research, for modernization, to put up new sugar mills, to mechanize the farming methods, and to help and to support the sugarcane planters. So that didn't push through or probably only a small percentage because, as I've said, the agencies of government have been issuing left and right letters of authority to import. The 2 billion fund was reduced to about 700 billion because it was not utilized. So sayang.